Ito ang Manila. At ganito kalayo ang paraiso ang pangarap kong puntahan. 400 kilometers ang agwat sa kinatatayuan ko. Kaya sabi nila, baliw lang daw makakaisip magbike papunta doon. Sa bagay. Let's go! Sa unang metro namin dito sa Maynila, nakatulala lang ako at walang masabi. Hindi pa din kasi pumapasok sa isip ko na matutuloy na tong ride namin. Kasi unang-una, bihira lang ako payagan magbike sa highway. Naintindihan ko naman kasi kahit anong sabihin ko, hindi ko kontrolado ang manubela ng ibang tao. Ito yung first time ko na magbabike sa Manila. Hindi ako sanay dito magbike. Pangalawa, takot din naman talaga ako magbike sa kalsada. Lalong-lalo na kapag may nakakasabay akong mga truck. Hindi kasi mawala-wala sa isip ko yung mga napapanood kong aksidente. Kaya ito, excited, natatakot, at gutom na. Wala kasing siomay rice kanina doon sa 7-Eleven, kaya pinagtsaga ko na lang itong donut. Yeah, boy! Naman yung Dolomite. Tingnan natin. Wow! Sanong-sano, first time makakita ng Dolomite. Bukod sa Dolomite, matami pa ako nakikita ang bago sa paningin ko. Kaya pagpasensyahan nyo na lang. Ganda ng CR dito ah. Oh, ay, daming yate oh. Wow! Sanong-sano ang taga-Tagaytay. Bukod dyan, may nakita rin akong mga isda. May mga naging isda. Nakakahuli ng isda. Nagtitinda ng isda at bumibili ng ohoy, siomay! Ramdam ko na yung init sa Manila. Dahil hindi nga kami pamilyar sa Metro Manila. Pwede rin siguro dito. Hindi, malayo. Baka may daan, tara. Panay kalikot kami ngayon sa Google Maps. Ano na lang tayo? Kaliwa sa unang kanto, tapos kanan, sabay kaliwa, at kanan, sabay hindi ko na nga naiintindihan. Thank you po. Pero mukhang natandaan naman ni Kuya Bolt. Mabuti na lang at may kasama. Ay kung wala ay nagbiyahe na ako pa uwi. Pahawak ang Google Maps. Doon tayo pinapadaan sa kamahin. Hindi kasi lakas. Basta maliligaw, sisihin ng Google Maps. Anyway, ay di kami dumiretso na. Ayun pala, pares namin hindi naiintindihan. Pupunta yung makyat, pupunta lang kayo sa ilalim mo. Pupunta sa may postal, pupunta ng flight ka na ka. Pagpatak na liwanag, yung pagkasano ko dito sa Maynila, napalitan na ng kaba. Bigla kasing naubos yung bike lane, at talagang hindi ko maintindihan kung paano makipagpatentero sa mga sasakyan. Para sa mga tiga rito, basic na basic lang to. Pero para sa taong tulad ko na nakatira sa liblib na lugar, hindi na ako makaimik sa dami ng sasakyan. Sa mga oras na to, isa lang ang nasa isip ko. Gusto ko na makalampas sa highway na to. So clean, so good. Nandito tayo ngayon sa Bacoor. Haggard yung mga motor, grabe. Hindi na uulit. Pass sa Manila, pass. May kipatabundok kahit madlubak. Nakalampas na kami ng Metro Manila. Basic. Kami kakain, hanap lang ng kantin. Habang pumapadyak dito sa mahabang patag papuntang Dasmariñas, biglang nalaglag ang cellphone. Awit, wait, hindi natulog. Akala ko na ihulog ko sa bag, yun pala sa kalsada. Anyway, ang goal namin ngayong araw ay tapusin ang mahabang ahon papuntang Tagaytay at malapit na kami. Malapit nang bumili ng tubig. Siyempre, stay hydrophobic. Tubig nga po. Coke mismo. Apa? 56 lahat. Ba, saan papunta nyo, Tagaytay? Boracay po. Ha? Boracay. Ay, grabe. Tres pa tayo makakarating. Woo! Tapos na ang Dasmariñas. Another down. Silang, silang, silang. Ilang kilometro at mga barangay pa ang nilakbay. Sinimulan kong questionin mga desisyon ko sa buhay. Kasi habang binabaybay ang ahon tungo sa Tagaytay, wala pa ako sa kalhati ng Boracay. Yung binti ko gusto nang pumara at sumakay. Bow. Na
Lamig ng damit ko. Basang-basa. Alokang ubaon kapag nagubad. Kuhatain na ako, mga kaibigan. Bago dumiretso, tumigil muna kami dito sa BMX track para makapahinga. Di lang ako nakabilis ukay-ukay ng damit kaya eto, natuyuan ng pawis. Nung matuyuan naman ng pawis, ayan, naglaro pa at nagpapawis ulit. At matapos ang dalawang oras na paglalaro, lumarga na kami. Pagod! Lamit na! Saan galing yan? Maynila. Nakabay! Dumating kami dito sa bahay namin malapit sa Tagaytay. Dito na kami matutulog at bukas ay excited ako kasi pupunta kami na Batangas Port para tumawid ng Mindoro. Pagpasok sa bahay, kumuha agad ako ng t-shirt. Tapos humiga ako dun sa salas para magpahinga saglit. Sobrang pagod ko ay nakatulog na ako habang nakamedyas pa. Yung short baka mo? Siyempre di na rin ako nakapagpalit. Nadidinig ko nga tinatawag pa nila ako kasi kakain na daw ng hapunan. Kaso sa sobrang pagod, hindi na talaga ako makabangon. Nilalamig pa nga ako nito kaya pinapakiramdam ko yung katawan ko kung magkakatrangkaso ako. Batang 12:30 nagising ako sa sobrang gutom kaya kumain ako at uminom na din ng by Jessic. Kinabukasan, Ma! Tita! Yes! Kompleto na tayo. Ilaw. Ilaw pa kayo. Paano pag nagka-zombie apocalypse sa Mindoro? Malay mo. Abay! Ang game plan ngayong araw, papandya kami papuntang Batangas Port, sasakay ng Roro, at tatawid ng Mindoro. Naalala ko tuloy nung umakit kami ng bundok. May naaninag akong sobrang layo. Ano yung bundok ko yun? Ang ganda, oh. Yan, ano yan, Mindoro? Ako na champion mag-isip, may naisip na tanong. May mercury drugs kaya dun? Lipas ang isang taon, mamayang hapon, malalaman ko na ang sagot sa tanong kung may mercury drugs ba dun. Okay, back to you guys. Balik na naman ho tayo sa Badyak, ano mga kaibigan. Kalambot na agad ako, ikaw? Salamat ako sa likod, Lods. Last bag na agad, umaga pa lang. Walang problema sa akin sa Badyak, eh. Kalabang ko, lagnat. Kaya ayan, yung takbuhan namin, takbuhang panglumihan. Ay nga pala, ito si KGM. Lads, kamusta ang resignation? Okay lang, masaya naman. Bagyo. Kagabi nung nagising ako, nag-ayos ako ng gamit. May sinusuksok ako ang short na gagamitin sa Boracay. Ang kaso, di nakasya. Pero matalino yata to. Yung short ay pina-LBC ko kay ate sa branch ng Boracay. Ngayon, dalawa na hiling ko. Sana makarating kami ng Boracay, pero sana mauna yung short. Kaunti rin na ho kami ng Batangas. Drive box lang, malakas. Drive box. Grabe! Ganda! Paalam, Tagaytay. See you again. Woohoo! Sheesh! Yeah, boy! Sheesh! Wow! Yeah, boy. Morning, pa. Ay, talaga namang good morning pag ganda rin ang lusong. Kanina ba tayo lumulusong? Haba, ano? PDM, tagging! Ayan, di nila nga ho nag-almusal. 4 a.m. kasi ang usapan namin. Kaso, usapan lang at hindi na natuloy. Ang problema kasi, pag inabuhatan kami ng init, talaga namang dusa. Haba yung pinapadyak natin. Daming wala na nakalagay ko. Layo nga tayo dito. Where we at? Truck! Nasa bawan na po kami. Bawan Municipal Hall. Grabe ang araw dito, init na ba? Dalas na ilip lang. Ito yung araw dito, galit eh. Mindoro din siguro. Ay, grabe siguro. Sana hindi. 5.3 kilometers na lang po. Susuko na kami. Ay! Trail. Hello! Ay, ayabang ka tao. Labit na! Nandito na kami sa port at ito ang ganap ng isang sanong first timer sa Roro. Ang first timer sanong sano dito kaya walang tigil mag video. Welcome to Batangas TV. Bili tayo ngayon ha? Ah, naka aircon. Papawis ako. Sir, bawal po mag video. Pagsakay sa Roro, ang first timer gusto pang pasukin pati makina. Ay, bawal dyan. Ang normal na pasahero nagpapahinga sa upuan. Ang first timer nakatambay sa basurahan. Ang normal na pasahero hindi malikot. Ang sanong pasahero. Sige, pumasok ka. Itatapok. Ten
Pagdating sa Mindoro, lahat nakababa na. Ang first timer. Bumaba na kami sa barko at itong unang beses natatapak ako sa Mindoro. Nandito na po kami sa Manila Bay. What? Para makapunta sa Boracay, papadyakay namin ang 167 kilometers papunta sa kabilang dulo ng Mindoro. At doon ay sasakay uli sa Roro papunta sa isla ng Boracay. Ito nga pala si Kuya Migo. Ano bang ginagawa natin, Sam? Parang ganito ba? Puno na yung bag ko. Nagpa-LBC ako ng shorts sa Boracay. Paunahan na lang. Pakatrol, pagkauna kayo. Habang pumapadyak, ako'y tahimik na nagmamasin. Umaasa makakakita ng mercury drag sa gigilid. Ang paglalakbay ay nagsimula sa Calapan at doon ay nadaanan ang mga tindahan, nilagpasan ang mga gasolinahan, pinasok pati damitan, naligaw sa looban, sumuot sa mga bahayan at kumain sa kainan. Nice. Kasama ang mga taga Calapan, sinuyod namin ang kabundukan at nakakahiyaman, ako'y sumuot. Aray ko! Tumabit yung pedal ko! One down! Saglit lang! Pero kami nagpatuloy at nakalabas ng kagubatan. Lumubog ang araw at sa kasamahan ay nagpaalam. Sa huling pagkakataon, kami ay nagmasin. Pero wala pa rin mercury drugs sa gigitin. Pero habang naglalakad kinagabihan, naaninag ko ang hindi inaasahan. Ang mercury drugs, bow! Ang aming game plan ay... What a nice. Medyo walang kwenta yung plano namin kaya ako na lang magsalita. Okay. Ngayong ini-edit ko to, ngayon ko lang nalaman na walong bayan pala ang dadaanan namin para makasakay uli ng Roro. Kanina pa nila binabanggit yung Socorro. Tingnan natin kung titirik, Lodi. Yung Socorro na tinutukoy ko, yun yung pang-apat na bayan. Naka, ano kami ngayon? Mga naka windbreaker, medyo umaambol, medyo lang. Pero, G. Ito na din nga pala yung day 3 namin at tatlong araw na ako pumapadyak kasama ang bisikleta ko. At tatlong araw na din kami gumagastos sa Roro, hotel at pagkain. Kaya gusto kong pasalamatan ang Trifax na nag-sponsor ng trip namin. Pero ano bang meron dito sa Trifax? Naabangan namin yung Socorro at saka yung Victoria na ahon. Sabi nila matarik daw. Oo na, mamaya pa yan. Okay, ito ang Trifax MFM 100. Ginamit namin to para masubukan at mabigyan ng tsansa na makita ng mga tao. Kasi alam niyo naman kapag bagong brand at hindi kilala, iniiwasan natin. Tulad na lang ng kanal na to, dapat iwasan. Shoutout Brito! Contract! Bonak! Para sa akin, bagay ito sa mga adventure ride tulad nito. Kung gugustuhin kong rumatrat palusong ng bundok, eh may makukuha akong konting ginhawa dahil sa rear suspension kumpara sa hardtail. At the same time, hindi ako mahihirapan sa ahon kasi ang disenyo ng frame na to ay ginawa para maging mabisa sa ahon. Tulad nitong Socorro na malapit na naming ahunin. Ang kaso yung pina-LBC kong short, ayun. Anyway, sana kahit paano nagkaroon kayo ng interest sa Trifax. At kung gayon, maaari niyo pong bisitahin ang kanilang website. Pero Victoria, patag. Pero pag Socorro na, yun. Mukhang pangit pa kayong ganyan, Socorro. Namalit mo yata kakayahan namin, ah. Sinasabi ko lang na may ahon. Ito. Hindi mo sinasabing hindi nyo kaya. Pinamahina mo to? Ayan na! Socorro! Nakakita na ang signage. 35 kilometers. Kilometer check, galing Calapan. Nakaka 30 kilometers na kami. 1 hour na kami nagbabike ngayon. 1 hour and 40 minutes. Dalong bayan pa ang dadaanan namin bago dumating sa Socorro. Wala akong idea kung gaano yung katarik. Kaya hinahinay lang ako sa padyak para di mapagod. Pero kahit anong hinahinay namin ay nakakangalay talaga. Kaya ang solusyon, bumaba ng bike at tumakbo. Ito na yung ahon. Ito na! Mahaba yan, mahaba. Yeah boy! Ahon na buddy! Ito na ang unang ahon, Kuya Bolt, kinargahan. May gustong patunayan. Pinamahina mo to, malit mo yata kakayahan namin ah. Alright, we're approaching the finish line. Nauuna pa rin po, ito po si Efren Reyes Jr. Efren Reyes Jr., isang gulong na po ang kanyang layo dito po kay Mark Ryan Mendoza. Mark Ryan Mendoza, gumagawa po ng paraan. Pilit po humahabol. Mark Ryan Mendoza, lumilipat po sa may kaliwa. Mark Ryan Mendoza, humahabol. Mark Ryan Mendoza, halos nauuusan na po niya. Ito po si Efren Reyes and Mark Ryan Mendoza, finishing first. Nasa Socorro pa din kami at kumatanong nyo ba tumukod si Kuya JM? Sinubukan kasi naming sabayan si Kuya Bolt. Eh, may mga bago kami kasama. Shoutout kay Rosa. Uy, sana naman ang tutok. Sorry, di ako vlogger eh. Shoutout! Yo, hey boy! Ha? Ito niya outfit ko. Antodes yan. Kung meron ang photographic memory, napansin mo yung short ni Kuya Bolt. Sa Tagaytay, Batangas, Roro, at Mindoro. Kaya sana naman dumating yung short ko. Hindi na para sa akin, pero sa ikabubuti ni Kuya Bolt. Anyway, yan nga palang ZTR MTV short. At syempre, ito ay available sa Lazada. At kung bibili ka nito, may pang-hotel kami sa Boracay. Kung hindi man...
Awit! Naputol lang ako. Siyempre, nasa Socorro pa din ang musmus na bata nang maputulan ng kadena. Ang kaso kulang ang tools niya. Sa bagay, short nga, wala tools pa kaya. Tulak na lang. Eh, wala ako kadena, natanggal. Enduro bike pa, nagtutulak sa akin. Hindi kasi pwedeng isa kayong bike kasi yun yung ano namin eh, road trip. May mapipili kayo may singlington. Sabi na Rosa, ang pinakamalapit na bike shop eh sa bayan pa ng Socorro. Kaya eto, tinutulak na ako ni Kuya Bolt habang naka-windbreaker ng tanghali tapat. Ano, 16 ang takbo namin, 17. Pagod ka na? Basic. Ano, palit, lads? Hindi, ano na, sa may bayan doon sa Socorro. Sa grupo namin, si Kuya Bolt yung pinakamalakas pumadyak. Yung gamit niyang bike pang lusong. Kung makita mo yung gulong, ang lalaki pa ng spike. Kung pares nga lang kami ng bike na gamit, eh ando na siya sa Boracay naglalangoy. Nice. Oh, ito na yung bahay ng Socorro. Dapin lang namin yung bike shop. Ay, ito na pala. Malaki ka na. Missing thing. Bibili yung missing. Magkano po ito? 70. Go, ano yung kadena ko? Click tayo sa kalsada. Matapos ang mga ahon at aberya, sa wakas ay nakuusad na kami sa panglimang bayan. At dito kami nag-decide na magpalipas ng gabi. So yung kaano ko? At para maranasan ang tumira sa lugar na hindi kami pamilyar, eh naglibot muna kami. Tumambay sa tabing dagat, nanood na nag-roller skates, naglaro sa park, kumain ng hotdog, quick edition, nakipagkwentuhan sa mga taga rito. Tunay naman! At nakikain pa sa birthday yan. Birthday! Mapala Rosa, belated happy birthday. Kinabukasan day 4, gumising kaming hindi pagod. At kung sakali, ito na yung last day namin na papadyak. Kasi pagdating sa Rojas, yung dulo ng ruta, sasakay na kami ng Roro papuntang Boracay. Ang usapan pa namin, 7 kami gigising. Yung pala, alas 11 yung biyahe ng Boracay. 11 a.m. yung alis ng Roro. Ang kaso, di kami makaalis dito kasi yung bike namin nakalakpas sa garahe ng hotel. Paglipas pa ng 30 minutes, saka lang namin nakuha yung bike. Ang ending sa kalsada ang agahan. Nakahabot tayo ng oras. Parang ulan. Oo nga, yun. Parang ulan. Masama ang kulay. Patawa-tawa lang ako, pero huwag talagang ulan. Malabo kasi matapos namin ang tatlong bayan kung uulanin pa kami. Ayan na yung ulan, no? Lalag na, Ben. Mainan na lang ng ano, by jetting. Ross, nasunod! Makakasakay na kami ng embargo. After many days. Isang bayan na lang, makakasakay na kami ng Roro. Ang kaso, pumatak na ang ambon at unti-unti pang lumakas kaya ayun na, hindi pa rin tumitila. Lumipas pa ang ilang minuto at naitanong ko na yata lahat ng pwede kong itanong sa bike nila is Joshua at Rosa. Pero hindi pa rin tumitila. Nung umina yung ulan eh pinutulan na namin kasi mukhang hindi kami aabot. Kaya kung dati ang takbuhan namin eh ganito lang, kwentuhan lang kung saan masarap kumain. Saan masarap? Pero ngayon kailangan namin bilisan. Sa ganitong takbuhan pakiramdam ko nag-ronda Pinas yung binti ko. Okay, medyo mabagal pala sa video. Pero yung feeling ko sa personal ganito kami katulin. Anyway, sila nga pala yung sumama sa amin para i-guide kami dito. Salamat mga lord. At nabanggit nila sa akin, ganito yung normal nilang takbuhan. Di lang nila alam, ito yung minimum speed sa amin. Sakit pala sa binti yung ganito katulin. Pero ramdam ko din, mabilis talaga yung usan namin. Asa yung pagod namin, wala nang kwenta kung hindi kami aabot. Ayan, may sinasabi. Kailan daw siya pinawisan, yung malaman nila. Matindi! Lumipas pa ang ilang minuto at dumating na kami ng puerto. Ano pong oras kanina malis yung unang biyahe? Hindi talaga tayo aabot. No choice kami kundi mag-antay ng next trip. Kaya habang stranded pa dito, kanya-kanyang lamon muna ng Jollibee na binigay ni Kat. Thank you po! Burger ka sa akin. Salamat lods. Alas 6 pa ang next trip kaya 6 hours pa kami mag-iintay dito. Medyo okay na din na na-late kami. Kasi wala pa ding update yung LBC kung ando na yung short sa Boracay. Pero kung di man kami makarating sa Boracay, eh ayos lang naman. Alam ko ilang araw na kami pumapadyak para lang makarating at mag-enjoy sa Boracay. Pero napansin ko kahit talaga nakakangali sa puwet, nag-i-enjoy ako sa biyahe namin. Siguro dahil sa mga bagong bagay na di ko inaasahang makikita ko. At sa mga taong di ko inaasahang sasamaan ako sa trip ko. Kaya di na kami tumuloy ng Boracay at sumakay ng Roro Patagaytay. Biro lang. Eh Sir Aulo, wala namang biyahe ng Roro Patagaytay. First time sa pupunta ng Visayas. Cinematic shot sana to kaso tinatamad ako. Bilis ng oras no. Mamaya nasa Boracay na kami.
12 hours ago lang, nakikain pa kami sa birthday nang di namin kakilala. Tapos kahapon lang, nalaman ko may mercury drug sa Mindoro. Nung isang araw naman, nasa Manila pa ako, sanong-sano sa mga nangingisda. At 6 months ago naman, pabiro ko pa tinatanong si Kuya Bolt kung... Kaya kuya magbike Manila gang Boracay? Willy sa Boracay! Wow! Hi, kids! Hi! Busy. Papa-check lang po. Papunta pa lang. Ha? Papunta pa lang. Transit pa lang. Una tayo, Lods.